So, hi guys! Welcome to my YouTube channel. It's me, Madam Duday, ang super box ng bayan. So, ito is motivational talk about sari-sari store. Kung gusto mo naman ganitong topic, welcome na welcome ka dito, no? Kaya ka naman napadpad dito kasi gusto mo ding tumagal ang iyong sari-sari store. Kaya ano pang hinihintay mo? Panoorin mo to hanggang dulo. Eto na nga. Tayo magpatumpik-tumpik pa. Direct to the point na tayo, guys, no? Pagka mag-o-open ka ng isang sari-sari store, dapat may goal ka, no? May goal ka. Dapat isipin mo lagi kung pang-negosyo ba yung sari-sari store mo or pang-araw-araw nyo lang ba? Kasi magkaiba yan, guys, eh, no? Wait lang, guys. So, dun muna tayo sa pang-negosyong sari-sari store. Kasi ganito yan, guys. Ang pang-negosyong sari-sari store, ito yung hindi ka kumukuha ng mga produkto sa iyong sari-sari store. Binibenta mo rin talaga to, maski sa sarili mo. Ayun talaga yung pang-negosyong sari-sari store. Bakit kamo? Kasi gusto mong tumagal yung sari-sari store mo at mag-improve pa to at kumuha ng achievement pa, no? So, dahil dito, pag-isip mo pang negosyo yung sari-sari store mo, mag-i-improve na mag-i-improve pa yung sari-sari store mo. Kaya pag nag-improve yan, guys, is magtatagal ka ngayon sa negosyong ganito, no? Ito naman yung way na yung isa pa. Wait lang. So yung dalawa naman yung pang-araw-araw, no, sa sari-sari store. Ito kasi, guys, hindi ko naman lahat nilalahat, ha? Disclaimer ko, ha? Hindi ko nilalahat kasi karamihan talaga sa hindi nagtatagal ang sari-sari store eh yung ito yung kinukuha na nila pang-araw-araw, no? So walang improvement. Meron man, mabagal ang improvement pagka ganun ang ginagawa nyo, na yung pang-araw-araw nyo kinukuha nyo sa sari-sari store. Tumatagal siya, oo. Pero napapansin nyo, walang improvement, na hindi siya nadadagdagan, no? Na hindi siya nadadagdagan, na yun lang yung produkto na nabibigay nyo sa sari-sari store nyo pagka pang-araw-araw na sari-sari store yon. So sana naunawaan nyo yung dalawang yun, guys, ha? Magkaiba po yun, guys, no? Kaya napapansin nyo sa ibang sari-sari store na may mga pamilya, may mga anak, no? So hindi nila na-maintain yung sari-sari store nila na puno. Kasi bakit kamo? Doon nila kinukuha yung mga produkto nila. So dapat ano ang gagawin mo? So unang-una, guys, para magtagal ang isang sari-sari store, kung may anak ka, eto kasi, guys, matrabaho talaga to, pero certified na talagang magtatagal ka sa negosyo mo. Wait lang. Certified talaga na magtatagal ka sa negosyo mo, no? Na ginagawa ko talaga, guys, no? No, kahit may mga bayarin ako, magtala ka, guys, kasi napaka-epektibo ng pagtatala sa isang sari-sari store. Kung gusto mo talagang magtagal ang iyong sari-sari store, kasi bakit ka mo? Namo-monitor mo ang mga bawat labas, pasok ng pera mo, 'di ba? Doon pa lang panalo ka na doon, eh, no? Na magtatagal ka doon kasi ibig sabihin sincere ka doon sa sari-sari store mo, and then concerned ka sa sari-sari store mo na ayaw mo siyang mabankrupt, no? So pwedeng-pwede yan sa mga nanay, kung kasi kahit nanay kayo, dapat may mindset kasi ang mga nanay na sige na pa, kasi kakainin naman namin yan, eh. Ano yun? Bakit hindi mo gawin? Kasi gawin mo nang inegosyo. Wait lang. Bakit hindi mo gawin, inegosyo mo? Ang gawin mo sa mga anak mo kung kumukuha dyan is magbigay ka ng limitasyon, no? Kunyari hanggang 1,000 lang sila. So ipalista mo sa anak mo kung ano yung makakukunin nila para hindi mabankrupt yung sari-sari store mo at magtagal yan, no? Kasi ganun yung napapansin ko sa mga nanay. Sige, hayaan mo na yan, kupakuhain mo na yung anak mo, no? So syempre may iba-iba naman kasi tayong way kung paano pagpalago ng negosyo, kasi gusto nyo po yan, ayan po yung talagang naanuhan nyo. Pero may mga nanay na talaga na madiskarte na kahit kumukuha yung mga anak nila, meron silang another source of business. So okay na okay yun pag ganun yung mindset mo, no? Na hindi mababankrupt ang iyong tindahan, madam, no? At magtatagal yan, no? So depende pa rin po kasi sa tao yan, no? Depende pa rin po sa maghahawak ng business, kahit nanay ka na may mga anak ka na madiskarte talaga, kasi yung iba gumagawa ng another business pa. So nagtitinda sila ng mga frozen food, naglalako sila namang kung ano-ano, at nagluluto sila ng mga pagkain. So ayun po yung mga didiskarting nanay. Wait lang. Eto pa, magtatagal yung sari-sari store mo. Magtatagal yung sari-sari store mo pag nararamdaman mo to, no? Excited ka, gumising, no? Gumising ng maaga.
No? Excited ka gumising na maaga, tapos excited ka mamalengke, excited ka kung ano pa yung mga produkto na idadagdag mo sa iyong sari-sari store. Eto, may posibilidad talaga na magtagal yung sari-sari store mo kasi naiisip mo na to eh, nararamdaman mo to, no? Ayun yung mga sinyalis talaga na magtatagal ang iyong sari-sari store, guys, no? Na nag-a-add ka ng mga ibang produkto, ayan, di ba? Bonggang-bongga yung mga sinasabi ko, no? So, kung nagustuhan nyo naman po yung topic natin for today, please like, share, and subscribe my YouTube channel para updated ka sa mga bagong yaw-yaw at mga bagong video ni Madam Duday. Tsaka subscribe nyo na rin po ako sa Lutong Bayot, no? Lalagay ko po dito sa description box ko. Doon, isubscribe nyo po ako doon kasi doon po yung mga daily vlogs ko, no? So, ikagabi hindi tayo nakapag-upload kasi Borlogis ang lola mo. So, eto na mga po. Balik tayo sa topic. Eto ang pinakamatindi, no? Huwag na huwag kang uutang na hindi mo gagamitin sa iyong negosyong sari-sari store, no? Dapat marunong kang mag-budget, no? Kahit umutang ka man, dapat panatilihin mo na magtala ka talaga. Kasi dun sa pagtatala mo, malalaman mo ngayon, no? Kung ano ba yung binili nyo, no? Kung hindi mo pagamay ang mga bagay-bagay sa sari-sari store, gawin mong strategy is magtala ka, no? Tala mo yung benta mo, no? Tala mo yung benta mo, yung mga expenses mo, para dun ka ngayon magmo-monitor kung saan ba napupunta yung mga pera-pera mo, di ba? Bakit ka ba na-bankrupt dun? Dun ka ngayon babase sa mga lista mo, no? Kasi mapipigilan mo yung kasari eh, pag naglista ka, kasi effective na effective ang paglista talaga. Sinabi ko yan sa'yo, no? So, yung mga matatagal na kasi, talagang ano na nila yan eh, mindset na nila yan eh. Alam na nila hawakan, i-handle yung mga sari-sari store na. Ako kahit matagal naman na din ako, guys, is nagtatala pa rin ako kasi doon ako bumabase sa ibibigay ko sa lola ko. Wait lang. So, number one to, guys, ha. Number one para sa akin to, yung huwag kang utang ng utang na hindi mo naman gagamitin sa iyong sari-sari store, no? No, kailangan mong i-budget lahat. Kasi nanay ka eh. Karamihan kasi na nagsasari-sari store is mga nanay, no? So, ayun po yung ano, kung uutang man kayo mga madam, mga ma'am, sir, no? So, ano nyo po, alagaan nyo yung inutang nyo, tapos alalahanin nyo kung, di ba, bibili kayo ng produkto. Kunyari, produkto sa fast moving yung uutangin nyo, no? Mas maganda na yung uutangin nyo is ibili nyo sa fast moving kasi mas madali yung kitaan doon. Halimbawa, mga alak sigarilyo, ganun yung gagawin nyo. Kung uutang man kayo, guys, ha, no? Kasi kung kaya naman ng sari-saris nyo, sari-sari store nyo na hindi umutang, huwag nyo nang gawin kasi mahirap din kasi mangutang, guys, no? Mahirap yung may alalahanin, no? Diba? Doon lang to sa mga taong kaya talagang i-handle yung utang, no? Pwedeng-pwede to doon, no? Sa mga hindi kaya i-handle yung utang, kasi alam nyo ba, addictive ang pangungutang, sa totoo niyan. Meron po ako nakikilala dito sa amin is addict na siya sa pangungutang. So lahat ng lending dito inutangan. Ang strategy niya pa is gumagawa siya kunwari ng negosyo, no? So hindi na natin ito papangalanan, no? Ito lang yung mga ano, experience, no? Nakikita ko dito sa amin, no? Gumagawa sila ng kunwari unang business pa lang, yan. Gumagawa sila unang business pa lang. Then kunwari nagbabarbecue sila, yan, ganun. As kalauna, nakikita nung lending, di ba, na meron silang business, ganun. Yan, okay na, napahiram sila. And then another day, is wala na ngayon yung barbecuehan nila, o, di ba? So may mga ganun na, huwag kayo maging addictive sa pangungutang kasi ayan ang ikaka-bankrupt ng ating tindahan sa pangungutang-ngutang na hindi naman talaga gagamitin sa tindahan, ha. Ayun po yung disclaimer ko, guys, no? Sana, guys, naiintindihan nyo po yung mga yaw-yaw ko dito, no? Na nagigets nyo po kasi para po sa inyo to, no? Para magtagal talaga yung sari-sari store nyo kasi gusto ko talaga is kayo rin na magtagal yung sari-sari store nyo kasi, guys, maganda po tong business ng sari-sari store kapag napag-aralan nyo po, no? Maganda po talaga to. Kasi ito talaga yung ano, essential, 'di ba? Essential na kailangan talaga ng tao na pupuntahan na lang tayo. Napakagandang negosyo to. Kahit pa piso-piso, dos-dos lang 'yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kahit pa piso, dos, eh pag naipon naman ng piso, dos, 'di ba? Malaki-laki rin. Paano pa kaya kapag masinop ka sa pera, 'di ba? May posibilidad na yumaman ka, 'di ba? Ganun lang ang buhay, no? So ito yung, guys, ayo mga gusto ko, ha, yung gusto kong malaman niyo na para magtagal yung sari-sari store nyo. So unang-una, dapat excited ka lagi. Yan, excited ka lagi sa pagbubukas ng tindahan, sa mga produkto pa na bibili mo. Tapos iwasan mo yung utang para magtagal yung sari-sari store mo. Tapos sabihan mo rin yung mga anak mo, wait lang. Yan, sabihan niyo yung mga anak nyo na huwag nang kuha sa iyong sari-sari store kasi pang negosyo to, no?
And then kung gusto niyo naman na kumukuha yung anak niyo, mag-set na lang kayo ng presyo ng pera kung magkano yung i-set niyo para ililista-lista niyo na lang yun, guys, no? Para hindi kayo maubusan na kasi yung pa-konti-konting kuha ng mga anak natin, kalam mo yung anak, no? Yung pa-kuha-kuhang konti ng mga anak niyo is malaking kabawasan din yan sa sari-sari store. Kasi bakit ka mo? Maliit lang ang tubo ng sari-sari store. Eh kung diyan mo kinukuha pang araw-araw mo, 'di ba? Nga. Kaya dapat ang gawin mo talaga, guys, may listahan ka, ha? Mag-set ka ng budget. Yan ang pinakamaganda sa isang sari-sari store. Kahit na dyan kayo kumukuha ng pang araw-araw nyo, mag-set kayo kung hanggang sa isang araw, 300 lang, para alam mo yung lumalabas na pera, diba? So, yung ganun, guys, ha? Kung nakatulong naman itong vlog ko, guys, sa inyo, no? Please like, share, and subscribe my YouTube channel para marami pa po tayong pag-uusapan about sari-sari store na nai-experience ko to, guys, ha? Ganun na. At ang ginagawa ko dito kasi, guys, is mahilig akong magmatsyag, no? Para ikwento sa inyo, no? Pero nasa sa inyo pa rin yan, guys, no? Kasi tayo ang maghahawak ng ating buhay, nasa atin ang success. Ako ay gabay lamang, guys, no? Ako yung nagsasabi lang dito kung saan tayo patutungo, ha? Sa tamang daan to, guys, sa tamang daan. Bonggang-bongga na to, guys, no? So ayun, guys, kasi gusto ko kasi talaga ikaw din na kahit papaano umasenso tayo sa buhay, no? Doon ka na sa may tamang daan, guys, no? Huwag na tayo sa baluktot na daan, guys, no? Tapos gumawa ka lang ng kabutihan kasi ang kabutihan na to, guys, is ito talaga yung nagpapabless sa atin, no? Siya ang magbibigay ng kayamanan sa iyo, ang kabutihan. Kabutihang loob, no? Kabutihang puso mo. Ayun yun, no? Nagiging pari na naman ako kasi hay! Ang sarap po kasi gumawa ng kabutihan. Kasi kusa na lang pumapasok sa iyo yung blessing, no? Kahit hindi man makita ng ibang tao yung kabutihan mo, pero sa sarili mo na gumagawa ka ng kabutihan, dun pa lang mayamang ka na. So bye bye, guys. Please like, share, and subscribe my YouTube channel para updated ka sa mga bago kong video. Bye bye.